of his sufferings, being made conformable unto his death.
sabi po ni Apostle Pablo, that I may know Him, nang upang siya ay makilala ko. Sa umaga pong ito, mga kapatid, it is the desire of the Lord na maghanap ng mga taong tunay na nakakakilala sa Kanya. At bilang mga Kristiyano, nawa ang maging araw-araw nating hangarin sa ating paglilingkod sa Panginoon ay yung hangarin ni Apostle Pablo na that I may know Him in the power of His resurrection. Yung patuloy nating makilala ang Panginoon. Di ba po ba sa ating mga natural na mga relationship, sa ating mga kapwa, pwedeng sa ating kapatid, pwedeng sa ating kung may mga asawa, gusto natin na makilala ang ibang tao ng mas higit kaysa sa pagkakilala natin sa kanila ngayon. At the more we know yung isang taong yon, the more natin na i-share ang ating buhay doon sa ating kapwa. Lalong higit po ang dinidesire ng Panginoon na siya ay ating makilala. The more we know Him, the more niyang maipapahayag sa atin kung gaano siya kadakila, kung gaano siya kabuti sa bawat isa sa atin. Meron pong mga steps para pag magkaroon tayo ng isang output, isang produkto. At alam niyo po ba na maging sa paraan ng pagre-release ng Panginoon ng kanyang blessings, ng kanyang espiritu, ng kanyang anointing, ay mayroon ding mga kaparaanan. At ang unang step doon, mga kapatid, ay ang spiritual revelation. Ang kapahayagan ng Panginoon sa atin kung sino siya. Sa ating pong pagsamba sa umagang ito, ang nais po sa atin ng Diyos, magpakilala siya kung sino talaga siya. Dahil po ang ating pagsamba ay isa lamang pagpapahayag kung paano natin nakikilala ang Diyos sa ating mga buhay. Sabi nga po, hindi ka totoong magsasamba sa Diyos kung wala kang tunay na spiritual revelation kung sino siya. Dahil kung sumasamba ka at hindi mo kilala kung ano o kung sino ang sinasamba mo, ang iyong pagsamba ay magiging walang kabuluhan. Kaya nararapat, paglalapit tayo sa Panginoon, meron tayong desire sa ating mga puso. We know Him, that's why we worship Him. Hallelujah. Ang sabi po sa ating binasa kanina, ang dalangin daw ni Apostle Paul para sa church ay ang magkaroon tayo ng spiritual revelation mula sa Panginoon. At ito po ay may dalawang purpose sa atin bilang mga anak ng Diyos. Una is to allow worship. Pangalawa, it's because through worship, God is released to us what He already is for Himself. Through worship, God is released to us what He already is for Himself. Ang Diyos po ay ganoon na kabuti, ganoon na kadakila, at ganoon na kaya niyang gawin ang lahat ng bagay bago pa man natin siya sambahin. Pero kapag tayo ay sumamba at nagpuri sa Panginoon, nare-release natin ang Panginoon sa kung ano talaga siya sa kanyang pagka-Diyos. Worship lets Him become to you what you behold Him as. Kung paano mo nakikita ang Diyos sa iyong pagpupuri at pagsamba, ginagawa mong ganoon ang Diyos sa buhay mo. And because of your worship, gagawin ng Diyos kung ano ang tingin mo na ganoon siya. You worship the Lord because He is your healer. Meron kang sakit, pero winorship mo ang Panginoon dahil siya ang magpapagaling sa'yo. At because of your worship, the miracle will be released unto you. At yan ang purpose natin ngayon sa umagang ito. We know Him. For the past few years, o simula nung makilala natin ang Panginoon, every day we learn a new experience. Every day may tinuturo ang Diyos sa atin. And every one of us has spiritual revelation kung ano ang Diyos sa atin. And ngayon, gamitin natin ang pagpupuri at pagsamba sa Diyos upang i-release ang Panginoon on what we behold Him as He is. Hallelujah. Tayo ay tatayo, mga kapatid. Hallelujah. Glory. Hallelujah. 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 What is your concept of God? Paano mo tinitingnan ng Diyos? Gaano kalaki ang Diyos sa iyong kaisipan?
Hallelujah. 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 When you worship, anything is possible. When you worship, anything is possible. Hayaan niyo pong i-end ko ang devotion na ito sa pagbabasa ng patuloy ng Bible verse na binasa natin kanina. Philippians 3:10 says, upang makilala ko siya at ang kapangyarihan ng kanyang pagkabuhay na magmuli, ang pakikisama ng kanyang mga kahirapan na ako ay natutulad sa kanyang pagkamatay. Kung aking tamuhin sa anumang paraan ang pagkabuhay na magmuli sa mga patay, hindi sa ako ay nagtamo na o ako ay nalubos na, kundi nagpapatuloy ako dahil baka sakaling maabot ko yung ikinaabot naman sa akin ni Kristo Jesus. Mga kapatid, hindi ko pa inaaring inabot datapot isang bagay ang ginagawa ko na nililimot ang mga bagay na nasa likuran at tinutungo ang mga bagay na hinaharap. Nagmamatulin ako sa hangganan, sa gantimpala ng dakilang pagkatawag ng Diyos na naka Kristo Jesus. Hallelujah! Nandito tayo, hindi dahil tayo ay perpekto na sa ating paglilingkod sa Panginoon. Nandito tayo dahil we are staying in the race and we are running with Jesus. Nandito tayo dahil nilimot na natin ang mga bagay na nakaraan, ang iyong mga failures, ang iyong mga pagkukulang, ang mga pagkakamali mo sa Panginoon. Limutin na natin lahat iyon, mga kapatid, at ituon natin ang ating mga mata sa Panginoon, the author and the finisher of our faith. Hallelujah. Today, release to God what He already is to you. Kung may karamdaman ka, sambahin mo lang ang Panginoon, you will release the healer in Jesus. Kung may pangangailangan ka, sambahin mo lang ang Panginoon, you will release the provider that Jesus is already is. Hallelujah. Nais ng kaaway na pigilan tayo sa pagpupuri at pagsamba. Bakit? Dahil ang pagpupuri at pagsamba ang susi upang makamit natin ang mga blessing ng Panginoon. Kaya bakit natin hahayaang pigilan tayo ng kaaway sa umagang ito? Pinalaya na tayo ng Panginoon. Tinubos na tayo sa ating mga kasalanan. Pinatawad tayo ang anuman ang ating pagkukulang. Marapat lang sambahin ng Diyos na ito. Hallelujah! Sambahin natin minsan pa ang Panginoon. Taas natin ating mga kamay. Let's release God today to what He already is. Hallelujah! Thank you, Jesus! Thank you, Jesus! Hallelujah! 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 Bago natin ipanalangin ang mga prayer requests, tayo muna sumamba sa Panginoon because when we worship, anything is possible. Magkaroon lang tayo ng saglit na panalangin to start this worship service. Hallelujah! Hallelujah! Panginoon, salamat sa iyong mga salita. Salamat dahil nagpapahayag ka sa iyong mga anak, sa aming pananalangin, sa aming pagdulog sa iyo, sa pagbabasa namin ng iyong mga salita. Kahit nasaan kami, Panginoon, salamat dahil nasa lahat ka ng dako. At tunay nga na sa bawat pagkakataon, hinihimo mo aming mga puso at kinakausap mo kami. Today, Jesus, dala namin ang aming mga spiritual revelation kung sino ka, Panginoon. Ang dalangin ko, O Diyos, sa iglesyang ito, magkaroon kami ng lalumang desire that we may know you more in the power of your resurrection. At hayaan mo ang mga revelation na ito ang mag-udyok sa amin na maitaas namin ang aming mga kamay, maibigay namin ang buo naming buhay, Panginoon. Hindi dahil ito ang kailangan sa oras na ito, kundi dahil ito'y taus-puso namin gagawin dahil kilala ka namin ay hindi mabuti. Nakila ka sa aming mga buhay. Dalangin ko aming pagpupuri at pagsamba na alisin mo ang lahat ng mga hadlang, alisin mo ang mga pagdududa, alisin mo ang lahat ng gawa ng masama at tinatalian namin ang lahat ng hadlang na ito in Jesus' name. Hallelujah! Hallelujah! Alisin mo ang mga takot, Panginoon. Alisin mo
mang maalalahanin. Palitan mo ito ng ganap na pag-asa, ganap na pagsuko na aming mga buhay sa'yo. At sa umaga nito, tanggapin mong aming pagpupuri at pagsamba. Luluwalhatiin ka namin, O Diyos, sa iyong pagka-Diyos. In Jesus' name we pray. Hallelujah! 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 Lagi tayo napunta sa church at sasamba tayo. Aawit ang worship leader, ang mga altar singer. Pag alam natin ang kanta, nakikisali tayo. Pero sa umagang ito, huwag lang tayong umawit. Isama natin ating puso. Isama natin ating buong buhay. Itaas talaga natin ang Diyos. Na kung paano natin siya gustong itaas. May kalayaan sa umagang ito. Let's worship the Lord together. Hallelujah. Luwalhatiin
kahulugan sa aming buhay, Panginoon. Hallelujah. Kailanman hindi siya nagkulang, kailanman hindi niya tayo pinabayaan, at laging sapat ang kanyang mga biyaya. Patuloy tayong manalangin sa Diyos na may sukdulang biyaya. Hallelujah, hallelujah. As we continue to pray para sa ating mga kapatid na may prayer request, manatili tayo sa espiritu ng pagsamba. Yamang alam natin na ang ating pagsamba ay magre-release ng mga miracles, hindi lamang para sa ating mga sarili, kundi para sa bawat isang mahal natin sa buhay. Hallelujah, hallelujah. Lord Jesus, we pray para sa kagalingan sa sumasakit na iyan at likod ni Brother Dio Aguila, ang tatay ko ni Sister Jen at Brother Tops. Dalangin namin, Panginoon, ang kagalingan na ipagkaloob mo sa kanya, Panginoon, sa iyong mga tatay, gabi ng sigili. At nire-release namin, Panginoon, sa iyong umagang ito, ang kapangyarihan na bumula sa iyo, Panginoon, ang ganap na pananampalataya, yung pagkakatiwala namin sa iyo para kay Brother Dio Aguila sa kanyang kagalingan. We also pray para sa pag-iingat mo kay Brother Tops sa kanyang anak na sa araw-araw na sa kanyang pagtatrabaho, patuloy mong pagpalain, Panginoon, ang kanyang lahat na gawa ng kanyang mga kamay, kaya din sa kalakasan sa kanilang pamilya, sa buksang bahayan. Dalangin tayo, pag-ilimus ng pagbukuludi ng kanilang family, ng iyong pag-ibig, Panginoon, isuplay mong patuloy lahat ng kanilang mga kailangan. Dalangin ko din, Panginoon, ng healing para sa stroke ni Brother Felipe Boy Casas at guidance sa buong Espina family. Dalangin ko, Panginoon, ang healing ng iyong mga anak. Dalangin ko, O Diyos, na hindi lamang ang mga nabanggit kundi ang bawat isa sa amin. Patuloy mong matagpuin ang lahat ng pangailangan ng bawat isang pamilya na nandito sa iglesyang ito. Patuloy mong pagpukulutin, Panginoon. Patuloy mong i-bind, Panginoon, sa iyong pag-ibig. We also pray, Lord, para sa complete recovery ni Ate Hazel Magnay, at saka para po sa kanyang baby. Dalangin, Panginoon, namin ang complete recovery at nawa ay makalabas na sila bukas ng hospital. Hallelujah. And Lord, we also pray para po sa guidance sa pagbuha ni Joshua Atcha ng Electrical Engineering Board Exam ngayong September 6 and 7. Dahil ito po ay special request ng kanilang lola na si Sister Norma. Dalangin namin, Panginoon, ang karunungan na ipagkaloob mo kay Joshua Atcha at siya ay papasa, Panginoon, sa September 6 and 7 ng kanyang pag-exam. Ikaw, Panginoon, ang mag-guide sa kanya at ihatid mo siya, Panginoon, yun pa lang sa lugar na pag-e-examan. Ikaw mag-provide ng lahat ng pangailangan, spiritual strength, physical strength. At alam namin, Panginoon, mag-testify siya o kanyang lola, Panginoon, na ang taong ito, Panginoon, ay nakapasa, hindi dahil sa kanyang sariling karunungan, kundi dahil sa iyong biyaya, Panginoon. We're also specially praying para kay King Idea, ang kapatid, na siya po ay patuloy na kumukuha ng pre-board exam para sa kanyang mechanical engineering na board. Dalangin ko, Panginoon, siya ang sampu na kanyang kaklase. Dalangin ko, patuloy mong pag-iingat sa kanila sa kanilang pag-take ng exam. Ang guidance, Panginoon, ipatuloy mong igabay. Higit, Panginoon, sa lahat ng ganap na pananampalataya, ipagkaloob mo kay King, Panginoon. Kung paano, Panginoon, ituruan ang iyong lingkod, O Diyos, kung paano pananampalataya, ay ganun din, Panginoon, ang ipagkaloob mo sa iyong anak na ito. Isang pananampalataya, Panginoon, na magdadala sa mga imposibleng bagay. Hindi dahil sa karunungan tagliay ng bawat isa, kundi dahil kami may isang Diyos na napakalaki, napakabuti, at napakadakila. Kung paano nalalaman mo ang lahat ng bagay, Panginoon, ganun din ako nananampalataya ang bawat isa sa amin, na ang special prayer na ito ni King, Panginoon, ay ipagkakaloob mo. We are specially praying para kay Dean Henry Kabatay, na siya po ang may kid na nag-decide, Panginoon, sa mga pakukuhanin niya ng actual court exam. Dalangin ko, Panginoon, ang taong ito, kaya mo hawakan ang puso ng mga hari, Panginoon. At ang din na ito, Panginoon, ay pray na kausapin mo siya, Panginoon, at hayaan mo payagin niya si Kim at sa punang kanyang mga klase ng mag-take ng actual court exam. Panginoon, ikaw, Panginoon, ang nakakakilala sa taong ito, kausapin mo siya, Panginoon, at ang special favor na nagmumula sa iyo, ang aming inaasahan, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil ngayon pa lang, alam namin na may katagumpayan na sa aming mga prayer request. Panginoon Jesus, ikaw ang aming Diyos na nakikilala ka namin, na hindi mo tinitingnan ang aming mga kakulangan, hindi mo tinitingnan ang aming mga pagkakamali, Panginoon, kundi tinitingnan mo ang desire na aming mga puso, ang aming pagsunod sa iyo at ganap na pananampalataya. Kaya sa umagang ito, maging sa mga panalangin
Panginoon, I pray na ang gamitin pang servisyong ito na patuloy kang magpakilala, patuloy kang mahumusap sa iyong mga anak at kabayan mo ang bawat isa sa amin. Salamat ng marami, Panginoon, in your mighty name, Jesus.